Si Full Tank, ito. Columbus Cream din, napakaganda. Si Warrior, ito. Galing to kay Testable Chocolate Fondue. Si Totnak, ito ay si Turbo. Hi guys, welcome back to my channel. So this is another Trap Bullies episode. Hi guys, welcome back to my channel. So this is another Trap Bullies episode. So alam niyo naman, pag Trap Bullies, lahat all about French Bulldogs. So sa mga hindi nakakaalam, no, kasi pag nakita niyo yung mga past videos ko dati, mga DJ stuff. So ito ang isa sa mga hobbies ko at ang pagbe-breed ng mga French Bulldogs. Ito ay isa sa mga aking latest production. So, ang i-discuss natin today is all about different kinds of colors ng French Bulldogs. So, in my opinion, kaya din sobrang patok na patok o famous ngayon ng mga French Bulldogs kasi hindi lang sa loving at sweet sila at ang ugly cute face nila ay dahil din sa variety ng napakadaming colors ng French Bulldogs. So, abot ata 20 to 20 plus ang mga kulay ng mga French Bulldog. So, isa to sa mga to. To si Uni. Hi guys! So, sa mga hindi pa pala nagsosubscribe, please subscribe and like para sa mga mahilig sa mga French Bulldogs content dyan, sa may mga French Bulldog owners. Lagi na ako gagawa ng mga content about French Bull kasi ito lang yung magagawa natin ngayong pandemic, hindi tayo makapagtrabaho. So, ito maging content natin. So, yun guys, bigyan ko yung 5 minutes. Bigyan ko yung 5 seconds. Pause nyo muna. Tapos, click nyo yung subscribe. Tapos, click nyo yung bell button dyan. Like nyo rin yung video na to. 5 seconds lang. 1. Siya magbibilis. 2. 3. 4. 5. Okay. Thank you guys for subscribing. Start na tayo. For me, inahati ko into 3 categories ang colors ng mga French Bulldogs. Unang-una, standard. Yan. Pangalawa, is yung exotic or rare colors. Pangatlo, yung emerging colors o yung mga parang sumisikat ngayon na medyo bagong mutated color siya. Tsaka appearance. So, tapos, pang-apat, maglalagay ako ng ano, special mention. So, wait nyo hanggang dulo yan. Okay guys, so bago tayo pumunta sa mga categories ng colors, mag-mention muna ako ng 4 terms para hindi nakakalito kasi baka mamaya sabihin ko tong term na to tas hindi nyo maintindihan. So, to para basic lang and simple lang maintindihan nyo. First 2 terms, phenotype and genotype. So, anong phenotype? Ang phenotype is ang physical appearance ng aso. For example, ito, phenotype niya. Yan, ito yung phenotype niya. So, ang genotype naman is yun ang genetics o DNA na nasa loob ng aso na nagde-determine ng physical appearance niya or ng phenotype niya. Gets ba? Nakakalito ba? So, ulitin natin ulit. Phenotype, physical appearance. Genotype, yun yung DNA o genetics na nasa loob ng aso. So, ang genotype is dinedetermine niya ang phenotype ng aso. Next set of terms ay dominant and recessive genes. Okay? So, bago ko explain yun, ganito kasi yan, ang genetics ng aso is kukuha ka ng isang copy ng DNA sa mom ng aso at kukuha ka ng isang DNA ng copy ng dad. Ang dominant gene ay isang kopya lang nito ay lalabas na kaagad siya sa phenotype ng aso. For example, brindle. Ang brindle is KBR, ang genetics niya. So pag merong isang kopya, kunyari ito, meron siyang isang kopya ng brindle, is magpapakita na kagad siya ng brindle sa physical appearance niya. Ang recessive naman is, ay kailangan dalawang kopya. So, for example, kung gusto niyo ng blue, kailangan both parents ay may copy ng blue genes na yon. Okay? So, gets nyo na? Dominant, isang kopya lang, magpapakita na kagad sa physical appearance niya. Ang recessive ay kailangan dalawang kopya ng genes para magpakita sa appearance. Okay? So, game. Doon na tayo sa ano. Okay. So, magsa-start tayo sa standard colors. So, ang mga standard colors ay ito ang mga colors na nare-recognize sa mga different kennel clubs dito sa buong mundo. So, pag dito sa Pilipinas, PCCI yun. So, ito din yung mga unang mga colors sa mga French Bulldogs.
kaya siya naging standard colors. Okay? So, ang unahin natin is ang fawn. Ang fawn is brown or brownish or tan color with this DNA. So, AY yan. So, ang fawn meron siyang spectrum of colors from light to dark. Yung dark niya is parang mga red fawn na yon. So, magbibigay tayo ng mga example. Ito yung mga pictures ng fawn. Tapos, meron tayong i-feature ngayon is ito yung mga magandang stud dito sa Pilipinas. Okay, so itong feature natin galing kay Angelo Tueves. Ang kennel niya is Happy Furby Kennel. Okay, so ito, itong stud na to, dito ako nagpa-stud ng aking standard. Ito ay si Turbo. So ito, sample siya ng red fawn. Meron pa isang friend, si Alan Michael. Meron siyang stud na si Bruce. Ito, red fawn din siya. So, ang fawn, mapapansin nyo rin, meron siyang parang black mask. So, yun yung parang physical appearance niya. Medyo may black mask. Tapos tan. Ina-next natin is yung medyo parang similar sa fawn, which is yung sable. Kasi nasa A locus yan eh. So, AW naman yan. So, ito yung mga type of sable. Kaya, oh, yan o. Oh, medyo closely related siya, feeling ko, to fawn, kasi medyo pareha sila, may black mask din ang sable, pero parang meron siyang tan points na medyo faded. Kung mapapansin nyo, ito yung picture ng sable. Oh. Yan. Okay? Ang next is brindle. So, ito yung brindle. So, brindle, ito ang itsura ng brindle. So, para siyang black, pero may stripe siya ng mga white. So, yan. So, brindle is a dominant gene. Isang kopya lang ng DNA nila is magiging brindle na lahat ng mga anak. Okay, next, ang pied. Ang pied is para siyang white, pero may mga patches siya ng mga color black. So, ito yung sample niya, pied. Ano siya? Ito din yung DNA niya dyan sa baba. So, hindi lang siya black patches, pwede siyang maging black na may parang brindle na patches, o pwede siyang brown patches. So, basta white na may mga patches, yun ang pied. So, next is ang black. So, black is a solid color. So, pag sinabing black, kailangan talaga full black siya. So, black is a recessive genes din siya. So, kailangan both parents may copy ng A genes. So, yan. A. Double A dapat. So, isa sa mga may hirap din i-produce yan kasi bihirang ang A genes. Okay, next, ang pinaka-favorite ko na standard color is ang cream. Cream is ito yung color niyan. So, medyo parang whitish na off-white. So, ito naman yung DNA din niya. So, cream is a very interesting color kasi, sabi nga natin, cream is a recessive color. So, kailangan both parents may copy of cream. Pero at the same time, it's a dominant color. So, ibig sabihin, lahat ng kulay kaya niyang takpan. So, for example, kung cream siya, ang phenotype niya is cream, pero pwedeng ang genotype niya is, for example, black and tan. Or for example, brindle. For example, fawn. Pwede siyang fawn, pwede din siyang brindle. Pero, pag may double E siya na genotype niya, i-cover niya lahat ng color. So, very interesting siya kasi i-cover niya lahat ng kung ano man yung genotype niya sa loob. So, for example, brindle siya, fawn siya. Pero pag may cream niya na genes, i-cover niya lahat ng kulay niya. Kaya gusto ko tong cream na to eh. So, hindi mo malalaman kung ano talaga ang genotype niya or kung ano talaga yung color niya sa loob kasi covered nga siya in cream. Diba? So may mga cream tayong mga may mga stud tayo na cream. So, ito eh, meron tayong famous na mga cream dito eh, si galing kay Emerson Repil. So, yan, ito. Marami siyang cream. So, kung gusto niyo magpa-stud sa kanya, mayroon para siyang isang cream. So, kung gusto niyo magpa-stud sa kanya, ito yung sample picture niya. Yun, at ito pala guys, nakalimutan ko ilagay kay Sir Eugene to eh. Columbus cream din, napakaganda. Stud ng SBK South PH. Yan. Ito yung name niya. Pwede nyo siyang search sa Facebook. Ito, yan yung name niya. Okay guys, so doon na tayo sa mga exotic color. So, mag-start tayo sa blue jeans. So, ang blue jeans is a dilution gene. So, ibig sabihin nun,
pag may blue jeans ka, is they madadilute ang mga colors. Ifi-feed niya lahat ng different colors. So for example, magbigay tayo ng example. Simulan natin sa fawn. Ito, fawn to. Pero dahil meron siyang dilution gene, so meron siyang double D, double D, tawag sa kanya blue fawn. Kaya diba na-discuss natin kanina, ang fawn is parang may black mask. So dahil to meron siyang blue jeans, makikita nyo parang grayish na, tas gray din yung mata niya. So ibig sabihin na dilute yung color niya. So pansin nyo rin, no, yung color niya parang faded. Yan. So may mga different kinds of blue. Ito, different kind of blue. Pwedeng blue fawn, ito, sample, may blue fawn. Pwedeng blue brindle, ito, blue brindle. Pwede ding blue pied, pwede din blue sable, at ang isa sa mga pinaka magagandang blue, isang solid blue. Ibig sabihin nun, mayroon siyang double D, double D, meron din siyang double A, ibig sabihin, solid color siya, wala siyang ibang kulay. So ito yung sample nito, meron kami kung saan ako nag-postad before, kay Eman Alcantara, si Westbrook. Ito yan, sample yan, shoutout kay Eman. So, okay. Next is ang chocolate jeans. Ang chocolate jeans ay merong dalawang type of chocolate jeans. So, ang chocolate jeans is another dilution jeans. Pero instead na, katulad ng blue, diba, na-discuss natin, blue is parang nagiging faded grayish ang mga kulay, diba? O faded bluish. Pero itong chocolate is nagiging faded into brownish color. So, there's two type of chocolate jeans. So, before, ang tawag sa kanya is non-testable chocolate and testable chocolate. Pero now, ang non-testable chocolate is, ang tawag sa kanya is cocoa. So, ang DNA niya is COCO. Ayan. Tapos, ang next is ang chocolate na testable chocolate. Ang genetic term naman niya is small b, small b. So, recessive genes din ang chocolate. Kailangan both parents merong copy ng chocolate. Okay? So, una, i-discuss muna natin yung non-testable chocolate. Mapapansin nyo yung difference yung dalawa eh. Itong non-testable chocolate is medyo dark brown siya. Or dark chocolate. Ito yung itsura niya. Dark chocolate yan. Ang chocolate then is another genotype siya. So, pwede niyang mabago ang mga kulay ng mga standard. So, pwede din... So, possible din na magkaroon ng mga choco fawn. Pwede din magkaroon ng choco pied, choco brindle, or solid chocolate. Non-testable chocolate. Ay, tas hindi pala natin na-discuss ito. Isa sa mga friend din natin si Epway J. Ano naman to? Chocolate fawn. Yan. So, non-testable chocolate fawn. Si Totnak. Yan. So, lalagay natin. So, yun yung first type of chocolate. Ngayon, mapunta naman tayo dun sa ito yung mga bagong mutated type ng mga ano. So, bihira pa lang ang meron. So, ang testable chocolate naman is medyo faded brown to. Ito yung sample niya na faded brown. So, itong mga testable chocolate na to, ito yung mga nakaka-produce ng Isabela. So, i-discuss din natin kung ano yung Isabela later. So, same lang din to sa mga dilution jeans. Lahat ng standard colors pwede din magkaroon ng testable chocolate, magiging faded lang into brownish, lighter brown ang mga colors nila. So, ang ina-next natin is ang pinaka-famous na lilac. Okay? Ang lilac is kailangan meron siyang copy ng blue, so that meron siyang double D, double D. At meron din siyang copy ng non-testable chocolate or ang COCO. Okay? Or ang cocoa. Okay? So, ang mga lilac din is pwede din yan mag-vary. So, another genotype na naman yon. Pwede kang magkaroon ng lilac fawn. Ito, lilac fawn. Pwede kang magkaroon ng lilac pied, lilac brindle, and lilac solid lilac pag black. Okay? So, ang next natin is ang Isabela. Itong Isabela na to, ito yung mga mahihirap pang... Ito nga, dahil nga, minention natin kanina, ang testable chocolate ay onti pa lang ang mga meron. Kahit pag nakita nyo abroad, is mas marami pa rin ang non-testable chocolate sa testable chocolate. So, ang Isabela, ang genotype niyan sa loob ay kailangan meron siyang blue, so meron siyang double D, double D.
Tapos, dapat meron siyang testable chocolate. So, little B, little B. Yun, para makapag-produce ka nun. So ang Isabella, ganun din siya. Genotype din siya. So, pwede kang magkaroon ng Fawn Isabella, Isabella Pied, Isabella Brindle, Solid Isabella. Okay? So ang in-next naman natin ang New Shade Isabella Chocolate. So, ito, ano na to? Bali, parang parer na to ng parer. Ang Isabella, so ang New Shade Isabella is kailangan meron siyang 3 types of DNA na nasa loob. Kailangan meron siyang blue, double D, double D. Meron siyang testable chocolate, so little B, little B. At meron siyang cocoa gene, so COCO. So, tatlo dapat para magkaroon ka ng New Shade Isabella ang tinatawag nila. New Shade Isabella is ano din yan, another genotype. So, lahat naman pwedeng maging New Shade Isabella, basta meron siyang yung tatlong genes na diniscuss natin. Recessive din to, kailangan both parents merong copy nun. Okay? So, pwede kang maging New Shade Isabella Fawn, New Shade Isabella Pied, New Shade Isabella Brindle, New Shade Isabella Solid, New Shade Isabella. Okay? Guys, yeah, so ito pala, meron ding tinatawag na New Shade. So, ang New Shade Chocolate siya. Both genes ng chocolate meron siya. Meron siyang non-testable chocolate, meron siyang testable chocolate. Wala siyang blue, pero both genes ng chocolate meron siya. Ayan. So, ngayon, ang i-discuss na natin ay ang tan points. Ang pinagkakaguluhan ng mga tan points, i-discuss natin ano yung mga different kind of tan points. Okay, so ang unang-una is ang black and tan. Yung kanina, si Uni yon, black and tan yon. Diba? So, ang black and tan is meron siyang tan points katulad nung kay ano kanina, tan points. So, makita nyo meron siyang mga brown sa legs pero all black siya. So ang ibig sabihin is ang genetics nito is 80 kasi ang ano eh, ang tan points is 80. So, kailangan black siya na meron siyang tan points. So, ang next natin is ang blue tan. So, ibig sabihin meron siyang 80-80 or meron siyang 80A, pero meron siyang genotype na blue. So, ito yun, blue tan. Meron pala tayong sikat na blue tan dito. Yan, ang tinatawag, ano natin to sa friend natin tong si Scott Chua. Si ano to, si full tank, ito, pwede kayo magpastad sa kanya. Yan, sikat yan. Okay, ang next natin is pwede ding non-testable chocolate or cocoa tan. Ito naman siya, chocolate tan. At ang sikat na non-testable chocolate tan na si Frankenstein at meron siyang bago si Venom. Si Venom, ayan, si Venom pala. Okay, tapos ito, i-discuss na natin ang pinaka-famous dito sa Pilipinas or yung pinaka, hindi naman pinaka-famous, parang ano ngayon, trending ngayon sa mga French Bulldog community is ang lilac tan. So like na-discuss natin, anong lilac? Kailangan meron siyang blue jeans at kailangan meron siyang non-testable chocolate genes. Diba? So, ito, isa sa mga ano, so ang lilac tan is kailangan meron kang blue jeans at meron kang non-testable chocolate. So, meron tayong sikat na friend dito. O meron tayong sikat na trending ngayon na stud na si Warrior. Ito, galing to kay Noisky. So, sa mga gusto magpa-stud, yan, kay Noisky yan. Warrior. Kahit i-type nyo na lang dun sa mga groups, type nyo lang Warrior. Ito, sikat to, lilac tan to. Okay. At ito pa pala boss, lilac tan stud din, galing din to kay Eugene, Wolverine, SBK South PH, ito yung name niya, yan, search na lang sa Facebook. Yan. So, ang next naman na tan points na i-discuss natin is Isabella tan. So, ano ang Isabella tan? Ganun din, like diniscuss natin kanina, itong Isabella tan, may blue siya, meron siyang testable chocolate, at may tan points siya. So yan. So ang next natin is meron din isa sa mga rare din, New Shade Isabella tan. So ano 'yon? New Shade is may blue, may non-testable chocolate, may testable chocolate, meron din siyang tan points. Mahirap 'to, mahirap din 'to ma-produce kasi kailangan may apat ka na genes, eh. Okay? So ang ine-next naman natin is ang platinum, isa sa mga favorite ko. Ito talaga, isa sa mga favorite ko. Kasi may lig talaga sa cream colors. Ang platinum is a cream dog.
Pero may genotype dapat siya na blue or non-testable chocolate. Or pwede din siyang platinum pero may chocolate siya sa loob. Ang tawag nga doon ay champagne platinum. Okay? Ito yung sample niyan. So mapapansin nyo, sa platinum medyo mahirap siya makita kasi nga cover chain cream. So malalaman nyo lang ang platinum kung anong klaseng platinum isa pagka faded ng kulay niya. So for example, kung lilac platinum 'yan, meron siyang blue, meron siyang non-testable chocolate. Okay? So kung meron din tinatawag na Isabella platinum, meron siyang blue, meron siyang testable chocolate. Okay? So pwede ding mangyari yung platinum new shade. So meron siyang blue, meron siyang testable chocolate, meron siyang non-testable chocolate, meron din siyang cream. Okay? Pwede din siya magka-tan points. Pero nga, dahil nga ang platinum or ang cream jeans is i-cover niya lahat. Okay? So ito yung pinaka-favorite ko na color. So ang ina-next natin is, ay ito pala, isa sa mga stud din, si Falco. Yan. Diyan ako nagpa-stud. Ito yung boyfriend niya, si Falco. Platinum din siya. Hindi ko lang sure kung champagne platinum or platinum din talaga siya. Yon. So, tas meron din akong ipapa-import na champagne platinum. So, pwede natin i-vlog yun in the future pagdating nun. So, sa Thailand ko yung binili. Dahil nga mahilig ako sa platinum, yun yung kinuha natin. Okay? Next is Merl. Ang Merl naman is another, rare genes. Ang itsura niya, ito itsura niya. Dominant gene ulit to. So, kahit may isa lang copy na Merl, is meron din, is lalabas na din to sa phenotype ng aso. So, isa sa mga sa mga friend din natin, kay Angelo Tevez, meron din siyang Merl na, tawag dito, meron siyang Merl na stud. Ayan. So, lastly, ito, hindi naman to color. Ang tawag dito is fluffy jeans. So, more on sa appearance siya. Ito itsura niya. So, para siyang French bulldog na may medyo buhok-buhok. So, sa lahat ng kulay, pwede siyang magkaroon. For example, pwede siyang blue fluffy. Lahat ng colors, ang difference lang is magkakaroon siya ng buhok. So, yun. Isa din sa mga emerging type of French bulldog. So, tapos, lastly, meron tayong special mention. Hindi pa ata ito nare-recognize pero meron ako napanood na sikat na breeder sa States, ang Urajiro. So, yung kulay nito parang Shiba Inu. Ayun, no? Mapapansin nyo. So, ito isang sample. Si galing kay Sara Eugenio, si Victor. Hindi nila alam na siya. Urajiro siya. Ayun, no? Napapansin nyo. Parang siyang brown sa harap, pero ang tan points niya is white. Parang inverted tan points siya. So, yan yung, tama, medyo kasing kulay nung Shiba Inu, diba? So, yan. So, yun guys, so kung gusto nyo pa ng mga detailed about DNA talaga, so ito, pag napapansin nyo sa mga international, may pictures, tas merong parang mga DNA dito. Kung gusto nyo yung detailed about mga DNA, mga colors, mga French Bulldog, pwede kayong mag-comment below, tapos sabihin nyo kung gusto nyo more on details ng DNA ng mga tao, tsaka kung paano mag-produce. Kunyari, gusto nyo yung platinum, pwede natin discuss yun kung paano maglabas ng platinum, or anong dapat parents nung dad or mom, anong genes nila para makapaglabas ka ng platinum, or para makapaglabas ka ng tan, blue tan, lilac tan. So, pwede kayong mag-comment below kung gusto nyo pang mas detailed. Tapos, so, Bago tayo mag-stop, mag-shoutout lang sa mga nag-comment sa past videos ko. So, dun tayo sa first video na nag-comment. Doc Aura, Luigi Nava, Nina Monterola, ang aking wife. Si Ernie Burayog, salamat sa pag-comment. Si Mel Alegre, salamat sa pag-comment. May the Bay, aking kapatid, salamat sa pag-comment. At ito. At sa second video ko na nag-comment na si Kim Nario,
Sabi niya, salamat idol sa pag-vlog ng tungkol sa French Bulldog, more power. Thank you din. Kay Josh L. Roque, salamat sa tips idol. Salamat din. So yun guys, thank you for watching. So I think pag may mga nag-comment na ano, baka gumawa ako ng next video about DNA ng mga French Bulldogs. So mas more details. Kasi marami yan eh. May A-locus, M-locus, K-locus, yun. So maraming different type of DNA niya na para mas ma-discuss din natin. Sa mga French Bulldog Colors fanatics dyan. Yun guys, so thank you for watching. Don't forget to like this video. So bigyan ko kayong 5 seconds ulit. Like nyo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Then, subscribe. Then, yun guys, thank you for watching. Medyo mahaba itong video na ito kasi tapos yung details siya. So, thank you guys for watching. Till the next video. Thank you, mga ka-Frenchies. Bye!